A very blessed morning to each and every one of us. Monday na naman po. At another opportunity to see the love of Jesus. I mean, to see His overflowing grace sa ating mga believers niya. Okay, you know what? I would like to share something. Ito po yung aming ginagamit dati nung kami po ay nagkaroon ng ministry sa jail, sa mga kulungan. So ito po ay ginawa ko sa biyaya ng Panginoong Jesus. At may mga titles po siya na talaga naman pong weird. Pero alam kong kapaki-pakinabang din po naman sa atin din po namang mga kaluluwa. Okay. So ang title po nito ay, nababasa niyo naman po, Wow! Heavy Pare! Thank you, Jesus. Wow! Bakit naman po heavy, pare? Easy lang, pare, no? Cool, di ba? Rock and roll, di ba? Yan lang yan. Kasi masaya tayo. Kasi we have Jesus. Rock and roll, Lord. Amen, you know? Jesus is not a boring type, no? Pag nandito siya, rock and roll din yan. Tiyak, mabait si Jesus. Tandaan niyo yan, okay? Tandaan po natin yan. Isaiah 53 verse 5. Ito ang ating main verse. Isaiah 53 verse 5. Umiinom po ako ng mangcha. Paborito ko po ang mangcha. Okay. Ito po ang Isaiah 53 verse 5. Para na akong sirang plaka dito. But ito po. But because of our sins, He was wounded. Beaten because of the evil we did. We are healed by the punishment He suffered. Made whole by the blows He received. The Lord Jesus Himself ang magpapala nga naman sa Kanyang mga banal na salita. Salin po ito ng NLT. Ang NLT, ang Biblia, na kung saan nabuo ko itong basahin ng 3 buwan lang po. Uhaw na uhaw ako sa salita ni Jesus during that time. Okay? Ganyan talaga mga bagong mananampalataya. Uhaw na uhaw sa salita ni Jesus. Pero ngayon, uhaw na uhaw ako sa mangcha, so iinom muna ako. Mainit yan. Okay. So, Isaiah 53 verse 5, ito po ay verse na kung saan pinapakita po rito yung healing ng ating mga kaluluwa. You know what? Si Jesus ang greatest doctor. Walang lumapit sa Kanya na may karamdaman na tinaboy niya. Lahat po pinagaling niya. Patay nga, binubuhay niya eh. Karamdaman pa kaya? Isip-isip, pag may time, di po ba? Ito po. Marahil po, karamihan po sa atin ay napanood na po ang The Passion of the Christ ni Ginoong Mel Gibson noong 2004. Sabi po ng karamihan ay masyado daw pong napakamadugo ang pagkakagawa ng pelikula at napakabrutal, lalo na po sa eksena na kung saan hinahagupit si Jesus na ginampanan ng Hollywood actor na si James Jim Caviezel. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ayon po sa Biblia, ang banal na kasulatan ay kulang na kulang pa po ang mga yon na pinakita ni Mel Gibson sa eksena. Dahil karimari-marim, kalunos-lunos at lubhang kahabag-abag po ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo sa kamay ng mga Romanong sundalo na humagupit sa Kanya. Matindi ang pinagdaanan ni Jesus. Marami pong mga countries dati na ipinahinto yung pagpapalabas ng The Passion of the Christ. Gawa raw po ng napaka-brutal. Pero tayo mga believers, kulang pa yon. Sapagkat hindi kayang ilarawan sa pelikula, sa mga vlogs. Maski nag-vlog po akong ganito, hindi ko po kayang ibigay yung eksaktong pinagdaanan ng Diyos Anak sa kamay ng masasamang taong yon. Diba? Dahil, yeah, it's a sacrifice of love. It's a perfect work na hindi pwedeng kayang gayahin ng kahit sino mang aktor na i-portray si Jesus. Walang makaka-portray sa Panginoong Diyos natin na si Jesus Christ. Dapagkat
Jesus is God, Jesus is perfect. Yeah, hindi siya pwede i-compare kahit kanino. Kaya yung kanya pong totoong anyo na masasabi ko, nakakita na po kayo ng gelatin, hindi mo na makilala ang kanyang muka. Parang gelatin na, na parang living gelatin na siya na halos lumabas na ang bituka, halos lumabas na ang mata dahil sa pagmamahal niya po sa atin. Okay, gusto niya patunayan ko yan. Psalm 129 verse 3. Babasahin ko sa Ingles at Tagalog. Psalm 129 verse 3. Pakinggan po niyo. They cut deep wounds in my back and made it like a plowed field. Ano po yan sa Tagalog? Mga awit, 129 at 3. Basta awit, 129.3. Cannot say that accurately in Tagalog. Oh my. Okay. Sinugatan nila ako. Ang likod ko'y sinugatan. Mga sugat na malalim. Pakinggan nyo. Parang bukid na binungkal or inararo. Ako po, minsan nakakapunta kami sa bukid sabagkat may mga kasamak kami doon. Pag may time dinadalo ko, may nagbubungkal. I can't imagine na ginawa yun sa likod ng Panginoong Hesukristo. You know what? Opo, ginawa po yun. Sorry for that. Nalaglag yung cellphone ko. Sobrang excited lang po ko. Ginawa po yun sa kanya. The main reason, because of His great love for us. Na-imagine po ninyo ang itsura ng Diyos anak habang pinagdaraanan niya ang karimari-marim na paglapastangan sa kanya ng mismong mga creation niyang mga tao. Nandito siya sa planet Earth, yung mga creatures na create niya, nilalapastangan siya. Okay, pakinig mong mabuti. Sa sobrang hampas at palo na tinamo ni Jesus, siya ay hindi na makilala halos. Luwa na po ang mga mata niya at kita na ang mga laman at mga buto niya. Isaiah 53 verse 2. You know what? I have verses here. A lot of verses here. So I encourage you to get your own Bible. So that's sabayan niyo po ako rito. Okay? Another. Psalm 22 verse 17. All my bones can be seen. My enemies look at me and stare. I like the New Living Translation. Presented this verse very clear. The English is what we are using right now in our generation, so it's so very easy. But personally, I love the King James Bible and the New King James Bible. But presenting the perfect sacrifice of the Lord Jesus Christ in an easiest manner, the NLT is perfect. Okay, believe me. Ulitin ko, Psalm 22 verse 17. All my bones can be seen. My enemies look at me and is there. Yung mga enemies niya, yung mga Hudyo, yung mga Pariseo, mga bad people yan na nagpapatay sa Panginoong Jesus. Amen? Naiinggit sila kay Jesus. Kasi si Jesus, very popular. Pag si Jesus lumabas lang, ha? Mga tao nagkukumpulan sa tabi ng Panginoong Hesukristo. Alam ng mga tao, Diyos na nagkatawang tao yan, pero hindi lang nila masabi sa takot nila sa mga Pariseo. Ha? Kaya tuwang-tuwa sila nung si Jesus ay parang gelatin at gulaman na, na hindi na makilala. Tagalogin natin yung Salmo 22:17. Naglalabasan na ang aking mga buto, ngunit ako'y kanilang tinitingnan lamang. You know what? Naiiyak ako pag nakita ko yan. Yan ang pinagdaanan ng Diyos anak, ang lumalang ng sanlibutan in order for Him to save His creation sa impyerno. Alam ng Panginoong Jesus, patungong impyerno ang mga tao. Ha? But because of His great love and affection sa atin, ako na lang ang mamatay kaysa sila. Tayo sana ang papasan ng krus na yon. Tayo sana ang hinampas sa paligid yon. Tayo sana ang pinutungan ng korona ng tinik na yon. Pero sabi ni Jesus, God the Father, ako na lang po. Dahil mahal ko po sila.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him will not perish, but will have everlasting life. Okay? Yeah. Tayo po ang iniisip niya habang hinahagupit siya sa posting yon ng mga sundalong Romano. Bawat hampas ng latigong may kasamang nakatutusok na mga buto na bumungkal, or should I say, bumubungkal sa kanyang laman ng mga panahong yon, ay para po sa ating kagalingan. Oops! Kagalingan ng alin? Yan! Yan ang dapat natin pag-usapan. Some Christians or some believers claim kagalingan lang daw ng kaluluwa. Nope, nope, nope. When Jesus offered Himself once for all time to be the perfect sacrifice for our sins, hindi lang po siya namatay para sa kasalanan natin. He also died for our health. Yes, Jesus is our healing. Jesus is our health. Perfect health. Naranasan ko na po yan. Tuwing may sumasakit sa akin, sabi ko, by your stripes, Lord Jesus, I am healed and whole. You love me and you died for me, so ayaw mong may sakit ako. Another testimony from our sister. Hindi ko na pabagitan ang kanyang pangalan, but isa po siya nagtitinda sa palengke. Ang aga nilang gumigising at ang malungkot, sabi niya, kasi malakas nga po yung magpapasko, malakas yung mga imported na mga mga damit niya, no? Teka lang po, inumakuntob ng mangsa. Nagba-Bible study kami, kunyanto niya, na late siyang umuwi, and then ang aga niyang babangon. Ang daming customer that time na talagang ini-expect siya magbukas na maaga. On the way, nakaramdam siya ng masakit na pananakit. Hindi ko alam kung anong part ng katawan niya, pero masakit na masakit, sabi niya. Nakaimutan ko niya. Alam niyo, sinabi niya, Panginoong Jesus, hindi mo po kalooban na magkasakit ako. Kaya dahil mahal mo ko, gagaling ako. Yan po ang sinabi niya. And then, nakipagkwentuhan siya dun sa katabi niya sa bus. Nagtataka raw siya. Ito na po yun. Ako, ito Diyos ko, Lord. Thank you. Pagdating na yun doon sa place niya, nagbukas siya. Ginawa niya maginawa niya. Nakapaglinis siya. Alam niya, may naalala siya. Wala na yung pananakit. Ganyan si Jesus. Pag anak ka ni Jesus, namatay din siya sa kagalingan mo. Kaya kung nireceive mo si Jesus, wow, congratulations. You have everything. When you have Jesus, you have everything. Saan ka pa? Okay. Ano ba yung kagalingan na yan? Siyempre, hindi natin ikakaila. Kagalingan mula sa kasalanan. Mula doon sa minana nating original sin sa ating first parents, si Adam and Eve, right? At pangalawang kagalingan, kagalingan din naman mula sa lahat ng uri ng karamdaman. May testimony po tayo dyan. Yan. Including me, pag may sumasakit sa akin, Lord, hindi mo kalooban ito. Pre-practice ko po yung sinabi ng isang sister. Gumagaling po ako. Amen? So, kasi po, sa kagalingan po, meron po tayong visual na tinatawag. Halimbawa, nung masakit ang ngipin ko, masakit na masakit yung ngipin ko, yung bagang ko, maski anong sabihin kong, Lord, dinideclare ko gagaling yan, pero may wisdom na ako ng Panginoon doon na, anak, gagaling yan, pumunta ka na sa dentista. Diba? Kasabihin mo, gagaling ako, maski hindi ako pumunta sa dentista. Wala namang wisdom doon. Pumunta ka sa dentista para gumaling. Alam mo, sabi ng pinsan kong doktor, yung dentist, pinsan, kailangan na natin yung bunutin kasi, impacted tooth. Sabi ko naman, hindi impacted yan, impacto na tooth. No, sige, insan, bunutin mo na ako. Then, kasi nung sa doctor, who say dentist, remove it. So, nagkaroon ako ng tooth extraction earlier this year. So, after Christmas. So, thank you, Jesus, for that. Okay. Ang sabi po ng Bible, sa salin ng Good News Bible, maganda po ang salin ng Good News Bible, made whole. Anong ibig sabihin ng made whole? Ang ibig pong sabihin nito sa Tagalog, buong-buo. Inagaling ka ng buong-buo. Why? Para magamit ka ni Jesus to share His love sa ibang mga tao. May purpose ang pagkaling mo. Para magamit ka niya sa ibang tao. Nandiyan ang YouTube. Ito ang YouTube.
open your new channel. Huwag kang mag-ano sa agad-agad na ang subscribers, si Lord ang magbibigay niyan. Pero importante yung message of hope, message of love, and the message of grace coming from Jesus, maipresent mo ng maayos dito sa YouTube nga naman. Okay? Kapatid, ang gusto ni Jesus ngayon ay ang makita kang buong-buo at whole sa iyong pananampalataya sa Kanya at pati rin naman na sa iyong kalusugan. Hindi pwedeng malakas ako sa pananampalataya. Pero ito, ganito. Mahal ka ni Jesus. Ikaw naman, baka takbuhan ka naman ng ini-evangelize mo. Ubo-ubo ka, para kang tumatahol na aso. Ay, ayaw ni Jesus yun. Gusto niya buong-buo ka. Diba? Always remember, mga kapatid o mga pare, no? Ang lahat ng mga kahirapang yon na kanyang tiniis ay para din naman or para talaga sa ating kalayaan mula sa mga kasalanan or sa kasalanan at sa lahat ng uri ng karamdaman. Tandaan nyo, Jesus is our best doctor. Yan, nasa litrato, nakikita nyo ba yan? Hindi si Jesus yung nakapicture, but it really represents him. So, pwede na yan, di ba? You know what? Nabusog po ako. Na-refresh ako. Nakalkal ko po yung mga luma naming message. Sabi ko, I will use this. You know what? Alam niyo po ba ito? Message namin ito from some, okay, 12 years ago, if I'm not mistaken. Akalain niyo 12 years ago, nagamit ko po ngayon 2023. Ibig sabihin, ang mensahe ng Panginoong Hesukristo hindi nagbabago. Hindi siya katulad nung, sige nga, halimbawa, yung news nung 2001, iin mo ngayon yung news nung 2001, gamitin mo ngayon, aba pagtatawanan ka. Pero ito, the same. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ha? Huh? So, ang suggestion ko, umpisahan mo na magbasa-basa ng Bible. Nasa Bible lahat. Iyan ang hindi nagbabago. Mga celebrities, malalaos lahat yan. Okay? Yung mga politiko, maaalis lahat yan sa pwesto. But Jesus will remain the same. Nasaan si Poncio Pilato? Nasaan si King Herod? Nasaan si Nimrod? Sino pa? Nasaan si Nero? Maging ko si Nero na. Nasaan pa? Sino pa? Nasaan si Cleopatra? Wala na sila. Amen? Pero si Jesus nananatili. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mas marami ka pang maririnig na mga heavy preachings tungkol kay Jesus. And you know what? I'm so thankful nakalkal ko po itong mga messages to. Tuwan-tuwa nga po ako. Sabi ko, ay, i-vlog ko to. So it's something na hindi nagbabago. At nakaayos po talaga yan. So, kasi ang ginagawa po namin, magpapaseros kami ng marami yan, ibibigay namin sa mga tao. So that's why, while having my part of explaining it to them, sinusundan na lang nila. Meron silang pattern. Ito po. So, ito pong ginagamit natin ngayon. Okay? So, I hope nag-enjoy kayo dito. Sasabihin ko yung term na yan. Ang basta ang tungkol kay Jesus, nakaka-enjoy at nakaka-bless. Okay? Kung taon ka, nakarinig ka ng tungkol kay Jesus, imposibleng manatili kang down. Patataasin niya ang energy mo, yung adrenaline mo. Okay? So, mag-subscribe ka na. Click the notification bell. Comment po kayo, please. Like, share, and those mga bagong subscribers, congratulations po and welcome sa ating channel. Because ang marinig nyo rito, mga mensahe tungkol kay Jesus na purong-puro, walang halong ano pa man. Okay? Thank you po. At kay Ate Cleo 14, sorry, taga Macau po pala siya. Hindi siya taga Hong Kong. Okay? And doon sa mga bagong nagko-comments, keep on commenting po. Until makita ko pong tuloy-tuloy yung comment nyo, shout out po ko sa inyo. Sa shout out ko po kayo. Okay? Basta, importante, sina-shout out naman tayo ni Jesus bawat araw. Okay? Again, thank you very much po. And as always, Jesus truly loves us all. Iinom na ako ng mangtsa. May tinapay ako dito. Tapos may tuna palaman. Thank you po. Jesus truly loves us all.